Hello guys, welcome again to my YouTube channel, Ingo Tabor's Adventures. For today's vlog, ang ating iba vlog is yung mga para sa mga mag-renew ng kanilang mga license, mga driver's license, saka mga student license, makakukuha. As of seen sa aking first vlog, kung paano magpa-register sa LTO portal, sana napanood nyo yun. Yun ang part 1. This is part 2 na binigay sa atin ni LTO portal yung email para sa link para mabigyan na tayo ng password at makalagin na tayo sa LTO portal. Okay guys, tara samahan nyo ako today at tignan nyo kung paano mag-exam, actual exam sa LTO portal para pumasa kayo at makompleto nyo yung requirements sa pagkuha nyo ng student permit at driver's license, non-pro at pro driver's license. Tara guys, check nyo kung paano. Step by step to guys. Guys, kahapon, sinabihan tayo ng LTO na mag-i-email sila para sa ating password or code. Ayan ang in-email nila, public portal, email verification. Okay, so clinic ko lang yung link. Tapos, ayan, nakagawa na ako ng username, sila na nagbigay ng username, tapos nag-check nyo lang yung remember yung password username, tapos i-sign in nyo lang. So nakagawa na tayo, di ba? So ayan, no, welcome na. So una yung check, tingnan nyo muna kung may violation kayo guys. Ayan, so violation, demerit points, wala, unsettled, kung may mga utang ba tayo or nahuli ba tayo dati sa ating mga pagda-drive for 5 years, no? History, wala rin tayong no settled application. So, ibig sabihin, malaki yung chances natin na mabigyan tayo ng 10 years na driver's license validity. Okay, so close lang natin. Yan, close. So, balik tayo, welcome na naman siya. So, for licensing, punta tayo sa licensing. Anyway, kung gusto nyo pang pag-aralan tong portal ng LTO, since member naman na kayo, pwede nyo mag-click-click yan. Parang Facebook lang din siya or parang YouTube lang din siya pag-aral-aralan nyo. Pero since ang purpose naman natin is sa licensing tayo, yan, accept. Check nyo rin yung licensing, no? Online application form. So sa kaso natin, hindi mo... Yung sa mga driver's license, yan, student, driver's license, yan, kung mag-a-apply ka ng driver's license, yan. So, hindi naman yun yung purpose natin. Ang purpose natin is makakuha tayo ng CDE. So, dun tayo sa e-learning. So, dun tayo sa CDE online validation, i-click natin to. Yan, yung unang makikita nyo, online validation, yan. So ayan guys, no, nakapasa na ako pero pwede natin mag-start. Okay, start nyo lang. Siyempre, English. English ba? Ulit natin, Tagalog tayo, Pilipino. Okay, pwede rin English. Ito, actual exam to guys ha. Saan mo maaaring ireklamo, i-contest ang pagkakahuli sa'yo? A, B, C lang yan. Sa tanggapan... sa kalsada bago sa alin mang tanggapan ng syempre sa tanggapan. Next guys, pag mali siya automatic magre-red siya. Kailan maaaring hindi gumamit ng child resist system sa isang bata? Kung ang bata ay mahuhuli sa kanyang schedule sa ospital, kung ang bata ay pupunta sa eskwela, kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal. Yan. Siyempre po, emergency. Yan. Kailan maaaring gumamit ng telepono hamang nagmamaneho? Tawagan ng kapatid upang isara ang pinto. Tawagan ng mga otoridad para ipalaman sira ang traffic light. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. Siyempre, yan yung sagot natin. Next. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? May-ari, driver, backrider, driver lamang, driver at sakay nito. Siyempre, yung driver lang. Bakit ginamit? Hindi. May-ari, driver,
Siyempre, pananagutan. Eto, medyo tricky questions, guys. May mga tricky questions si LTO. For this, siyempre, may pananagutan yung may-ari. Kaya, may-ari. Pero usually ba yung may-ari, yun din yung ba yung driver? Di ba? Parang may-ari. Parang all of the above yan eh. Sa normal na traffic violation, sino maaring kumampis ka ni lisensya? Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Kahit sino, basta paglabag ay paloob. Kahit sino, basta, syempre, hindi pwedeng kahit sino. Syempre, autoridad lang. Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata? Kung ang bata ay may kapansanang physical o mental. Okay, hindi. Siguro kung bata ay hindi siya may physical o mental o kapansanan, hindi siya pwede gumamit yan. Ano ang taas ng isang batang upang ito ay hindi kailangan gumamit yung child? Okay. So guys, ito honestly, hindi ko alam ang sagot ha, pero piliin na natin 180 centimeters pataas. Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ng ilaw traffic kung maaari kang gumamit ng telepono? Wala, ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan. Parang wala. Wala, hindi ka dapat maggumamit ng cellphone once you're driving or naka-stop man yan. Okay? Maaari bang bigyan ng 10 taong lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? Oo, kung ang penalty ay nabayaran 15 taon bago mag-renew. I guess, 15 taon is a lot of years. Matagal na. So, nag-comply naman siya, nagbayad siya. So, I guess, okay. Ang top box ay nadisenyo para sa motorsiklo na aprobado DTI ay hindi kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta. Nakakabit na maayos, ligtas ang motorsiklo, nakakarga ng 2 buong helmet, lahat ng nabanggi. Basta nakakabit ng maayos at ligtas. Ang 30 araw na suspension ng lisensya sa pagmamaneho ay pinapataw kung ang paglabag trapiko ay mabigat, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 na oras. Honestly din guys, hindi ko alam. Manghula na lang tayo rito. 30-day suspension. Siguro ito, kung nabigyan driver bayaran. Siguro yan. Siguro yung papanood ko sa Rappi Tool ko, pag mabigat mo, suspended ka. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung yung lisensya ay DL or Code B? Honestly, hindi ko rin alam. So, hindi na lang natin para mas safe. Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? 20 taon. 20 years. Alam ko guys, 16 na taon pwede na eh. Driver's license na. Student driver's license. Pero kasi nung time namin, 18 years old bago ka magkaroon. So next natin, ilang pulgada maaring magbigay ng maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan? 2 pulgada, 4 pulgada, 6 pulgada. Ilang pulgada maaaring maglagay ng telepono? I guess ito guys yung nakaharang or naka-interfere sa driver's view natin, no? Sa dashboard. Ilang pulgada maaaring maglagay ng telepono mula sa dashboard? 2 pulgada? Hindi ko rin alam, honestly. Ano ang pagsasuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak o driver? Pag-check ng mata, paglakad, pagtayo, pag-check ng mata, diretsyong pagtakbo, luksong lundag, pagbasa, pag-awit, nalupang inirang. So, malamang, ayan. Maaari bang tumawid ang isang sasakyan sa kalsadang mayroon 2 solidong linya? Solid lane. So, hindi. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? Sa tangke, sa likuran, sa takip ng tangke, siyempre sa likuran. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? Sa oras emergency, kailan man ay hindi
pinahihintulutan sa taong nag-aaral magmay. Siyempre, hindi yan pwede. Maring isispinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay... Kung ang sasakyan ay masyadong magaang upang makatawid ang publikong daan. Ang sasakyan ay hindi pagharap sa ay hindi pangharap sa pagmamaneho. Ang sasakyan ay nakakasira sa pampublikong kalsada. Ang sasakyan ay hindi pangharap sa pagmamaneho. I guess ito, no? Hindi pangharap sa pagmamaneho. Nakakasira sa pampublikong kalsada. Maaaring isispinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay... Kung ang sasakyan ay maayos o sasakyan hindi kaaya-aya, ang sasakyan ay hindi rehistrado na sa nagmamaneho sa oras ng pagkahuli. Well, yung sasakyan ay hindi kaaya-aya, yun ang pwede mo isispinde. Kailan ginagamit ang alcohol breath analyzer kung ipinipilit ng ikonsong gamitin ang abates? Kung ang driver ay bumagsak sa isa sa field ng sobriety test, kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field, siyempre pag bagsak siya sa sobriety test, gagamitin yung ABA, alcohol breath analyzer. Anong ibig sabihin ng senyas ng kamay na ito? So, kaliwa, so kakaliwa siya. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? Hindi, kasi gitna yon. So, dapat doon ka sa lane. Anong mga sasakyan na sasakop ng motor vehicle, charge, MUVC? Lahat ng mga sasakyan na nakarehistro sa DPWLTO, lahat ng mga sasakyan na nakarehistro, lahat ng sasakyang nakarehistro sa LTO. Ano ang hindi mo dapat gawin kung sinusundan ang isang motorsiklo, bumusina na malakas? Bigyan ng karapat-dapat na distansya. Mag-ingat sa preno o senyas trapiko. Siyempre, huwag mong bubusinahan. Okay? Finish exam. Okay, finish exam. So, yan. So, guys, after natin mag-exam, no? Naka 88% ulit tayo using the CDL on the validation exam, driver's renewal application, the passing score to create a certificate, 50%, or at least 13 correct answers out of 25 questions. There's no time limit to answer the question. Ayan. So, ayan, pass tayo. Click lang natin yan. Tapos, ayan, oh. Okay. Pass. Woohoo! Tapos, isave lang natin yan sa USB. Tapos, pag save natin sa USB, paprint na natin sa mga computer shop. Online validation exam. Ayan. Okay, yan o. Pass. Guys, certificate number, mahalaga. Yan ang kinukuha nila. Okay. Okay, yan, oh. Guys, sana na nakatulong itong video ko na to sa mga ayan, oh, mga kita nyo naman, no? Pasado tayo sa exam natin. So, sana nakatulong kayo. If you have any questions or suggestions or any violent reactions sa mga pinagsasabi ko rito about sa LTO portal exam, you can type it down below and hit the bell button kasi inaano ko naman yan, sinasagot ko, no? Ngayon guys, yung sa mga magre-renew na hindi pa alam kung paano mag-exam dito, panoorin nyo yung part 1 nitong video ko para matuto kayong mag-register. Pag-register, no, dun lang kayo makaka-exam. Okay guys? Tapos, paprint nyo lang to sa LTO. Ay, sa LTO. Ipaprint nyo sa mga computer shop, isave nyo sa USB. Or maganda rin, i-take nyo ito sa mga computer shop na rin. Tapos, para doon, diretso printan nyo rin. Or kung may PC naman kayo sa bahay, save nyo lang to, tapos ligay sa USB, paprint nyo siya para makatipid din kayo. Okay guys?
Sana nakatulong ang video ito. Eto, pag na-print nyo yun, punta na kayo ng LTO, dala nyo yung old na lisensya nyo. Tapos, yan, na-print nyo, pa-medical na kayo, medical certificate. Ang bayad, guys, sa medical certificate is 450 pesos lang. Okay? Ang ginagawa lang sa medical is eye exam, no? Tinitignan lang, hindi katulad dati, ihihi ka pa, drugs, hindi. Ngayon, eye exam lang yung gagawin. Tapos, punta na kayo, tapos apply na. Para makita nyo kung paano mag-apply, kung saan ang pinaka-walang tao, pinaka-mabilis, hintayin nyo yung third video ko, yung part 3 na pag-renew. Napakabilis lang, wala pang 15 minutes, meron ka ng bagong license. Okay guys, I hope you subscribe to my YouTube channel, IngotiWorks Adventures, and hit the bell button for more videos. Bye-bye!